Pinanawagan ang grupong maisug kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na siya sa pwesto. Kasabay ito ng paggunita sa anibersaryo ng batas militar ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si John Arroa. BBM resign! Ito ang panawagan ng mga taong nakiisa sa maisog rally sa Cebu City kahapon. Pinungunahan yan ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinamon niya si Marcos sa sumailalim sa drug test. Kung wala kang tinatago, mano ba namang sumailalim ka sa isang open, fair, and credible hair follicle drug test? Bilang ama ng bayan, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, ikaw dapat ang nagsisilbing pinakamabuting ehemplo. Matatanda ang may kumalat na video umano ng Pangulo habang gumagamit ng illegal na droga. Una itong ipinalabas sa isang maisog gathering sa Los Angeles noong Hulyo. Agad itong pinabulaanan ng mga opisyal na malapit kay Marcos. Nang matanong kung tatakbo siya bilang senador sa susunod na taon, sagot ni Rodriguez. I'm still in the process of completing my discernment and consulting many people. But I can hear them. Naririnig ko naman sa pag-ikot ko ng bansa. Kailangan na pag nag-desisyon tungkol sa bagay na yan, yung 101% sigurado dahil it entails commitment. Ang maisog rally ay kasabay ng obserbasyon ng 52 anibersaryo ng martial law. Mahigit 70,000 tao ang nagsabing biktima sila ng human rights violations. Hindi raw ito nalalayo sa kasulukuyang panggigipit sa mga mamamayan. We are somehow feeling the effects of the same kind of autocratic ruling, even though there has been no declaration yet of martial law. You need to listen to your people. You need to listen to your bosses. This is us here. Suportado ng grupong maisog ang mga Duterte. O mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing wala siyang nakikitang problema sa pamumuno ni Marcos Jr. Nagbabalita mula sa frontline, John Arroa, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.